Sa gitna ng modernong panahon, hindi lang teknolohiya ang dapat nag-upgrade. Tayo rin mismo, mga kapuso, dapat sumasabay sa pagbabago, lalo't naganap ang mga online at cyber scams. Para talakayin yan, makasama natin ang isang expert mula sa Department of Information and Communications Technology, si Ginoong John Benedict Jokino. Magandang hapon, Sir JB. Gaya po nung nabanggit ko, ano ba yung mga usong-uso ngayon na mga cyber attack or cyber scam base po sa pagsusuri ng DICT? So unang-una, yung pinaka-prevalent or yung pinaka-tinatawag nating sikat na mga cyber threats or attacks na nangyayari ngayon is yung phishing. Okay. Sa phishing, meron tayong dalawang klase. Nandiyan yung commonly na text phishing at yung email phishing. Sa phishing na ito, yung mga cyber attackers po natin, nagpapanggap sila mula sa isang malaking institusyon. Magsisend sila ng isang kapanipaniwalang text or email na kung saan maglalahad sila na may nangyaring problema or may magandang balita at may nakasaad na link. Pag nakumbinsi na nila yung taong yon, ikiklik naman na yung link and then ma-access na nung perpetrator natin yung mga mahalagang impormasyon. So meron bang mga paraan para ito, ika nga, masuri mo agad, sir? Unang-una po, unang paraan dyan is magduda na po tayo. If ever man lang nawala tayong history ng mga transactions, particularly sa pag-avail ng mga government transactions, magtaka na po tayo. Oh, yes, number one, ano po ang dapat nating gawin? Halimbawa kung na-hack or na-compromise yung iyong account? If ever man lang po na ma-hack ang ating mga accounts, do as much as you can para ma-retrieve ang inyong mga accounts. Kung wala na pong pag-asa, magsilbi na po itong lesson para sa ating lahat. At huwag na po nating i-share yung mga sensitive information like our one-time passwords or yung ating mga passwords. Total, hindi po ito maiwasan eh, no? Kumbaga ito yung name of the game, yung technology ngayon. Ano pong mensahe natin? Ayun, mensahe sa ating mga kapuso po. Maging vigilant po tayo, maging maingat po. Matalino na po yung ating mga cyber attackers, yung mga perpetrators. Gagawa sila ng paraan para po maakit kayo na i-click itong link na ito para po makaiwas tayo sa mga ganitong klase ng panluloko. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyong ibinahagi si Ginoong JB Jokino. Wala po yan sa DICT. Maraming salamat po.